Finally, kumusta? Ano nararamdaman mo na finally, after mo i-release yung first two singles mo, ito, finally, i-release mo na itong debut EP mo. Ano nararamdaman mo ngayon? Of course, sobrang thankful ako sa lahat ng tao na sumuporta sa akin. And of course, sobrang refreshing and I'm so happy na, kumbaga, it's finally time na ma-release ko na yung EP ko kasi I've gone through a lot of hardships just to, you know, para magawa lang to. Sobrang worth it lahat ng mga pinagdaanan ko. I thought it was impossible at first but naging possible na. Ano yung mga hardships na, if you don't mind me asking, like course, ano yung mga challenges? Yeah, kasi nung time na nag-tour kami, it was the time din na sinusulat ko, ginagawa ko ng music. So, even though, you know, imbis na mag-rest na pagkatapos ng concert, kailangan ko gawin, I have to be, you know, up until, you know, madaling araw just to finish everything. And then, nung pag-uwi dito from tour, hindi ako nag-vacation, imbis na dapat nag-rest kami, may vacation, but still, hindi ako nag-vacation just to, you know, finish everything, ma-record lahat ng ginawa kong kanta, yung beats, talk to the producers, para matapos, kasi, yung process kasi hindi madali, kailangan pagpasa sa akin. Minsan may mga papabaguhin pa ako, so ibabalik ko ulit, tapos pasa, balik yung mga maraming version. So, ganun ka kamitikoloso? Siguro, I think so. Kasi, first EP ko kasi, so parang metikoloso ako sa ganitong bagay. And it was all worth it. Sobrang worth it. Parang nagsilang ka ng anak. Yes, parang ganun. Diba? Oo. Siyempre, yan na rin bang rason bakit medyo natagalan? Kasi, siyempre, nung nilabas mo yung una mong single, tapos yung bulan, siyempre, ang anticipation namin ng fans, EP na yan, album na yan next few months, pero medyo natagalan. Bakit? Gaya na ano, sinabi ko, nasa tour kami. Yun, and, okay. You know, priority ko pa rin ang SB19, even though, ginagawa ko to. But still, priority ko pa rin lahat, SB19 lang ako. Kumbaga parang sideline lang yung pagiging feeling ko. So after everything na matapos yung ano yung dapat maning going for ano SBT na saka ko siya sinusunod. So matagal-tagal talaga kasi wala akong masyadong time. Given the short time that I had. Sino si Ken at sino si Philip? Anong pagkakaiba nila? I think Philip is really very free and bolder than Ken, kasi, and I think si Philip nagagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin with this sound. And pwede siya maging, you know, ngayon kasi ginagawa ko maging experimental. Kasi syempre, ako lang mag-isa eh, so correct. I can do whatever I want with it. Si Ken naman, syempre, meron siyang certain role na kailangan gampanan sa grupo. So, correct. Minsan, kailangan niya talaga to, you know, kailangan niya man nakisama. Ganun. As a five-member group, kailangan gampanan namin yung ano yung role meron kami. Si Philip kasi siya lang mag-isa, normal. Kaya niya gawin kung ano yung gusto niya gawin. Mag-experimental or kahit ano. That leads me to my next question, Philip. Gaano kataas yung pressure on your part to do this as a solo artist? Kasi of course, we've known you as part of a big, not just a P-pop group, but a big P-pop group. And now you're doing this solo. How do you take on the challenge? Paano mo hinamon din yung sarili mo to push yourself better and harder? Siguro yung mga ganun bagay, hindi ko na lang iniisip. Kumbaga, I just have to do kung ano yung gusto kong gawin. Tsaka, huwag na mag-set na expectation kung bago sa sarili. Kasi, pag mag-set ka pa na expectation, mas lalo ka lang mapipressure. Correct. So, yeah, I think, yun lang naman yung ginagawa ko. And I really love what I do. So, ginagawa ko yung best ko talaga. Kasi nga, gaya na sinasabi ko, if you really want, you know, if you really want to do something, aim to be the best. It really shows, Philip. Now, ano ang complex? Bakit complex? Complex kasi, kumbaga, as a human being, meron tayong insecurities, meron tayong weaknesses, and sometimes, confident din tayo, ganun. Kumbaga, yung complexities na meron yung isang tao, it's very normal, and, you know, yung mga flaws natin, kailangan lang natin tanggapin, and
kung ano man weakness meron ka, don't be disappointed with yourself. And you know, pwede mo gawing, pwede mo enhance yan, pwede mo i-hone kung ano man weaknesses meron ka, and then maybe in the future pwede mo gamitin as a weapon. Mm-hmm. One day, mamaya, biggest weapon mo pa yan. Just like, you know, disappointed ako kasi meron akong low voice. Kasi may standard yung mga tao na, di ba? Mm-hmm. But, I never thought na magagamit ko siya sa ganitong klase ng music. And then, people, kumbaga naging signature ko na siya na, correct. Wow, yan yung, ano, yan yung may malalim na boses sa SB19. Mm-hmm. So, I never thought na magugustuhan ng tao yun. So, ayun, pre-practice ko siya na pre-practice kung ano yung, para sa akin yung weakness ko dati, but ngayon naging ano na siya, naging weapon ko. So you felt pala na weakness at yes, ano mo yung bass security, voice mo kasi hindi mataas yung boses ko. I wish I could be like him na mataas yung boses ko. Ngayon mas nilove ko yung deep voice ko kasi I think I'm unique. Correct. It makes me unique. Kumbaga yung flaws na meron tayo, yung complexities na meron tayo, it makes us unique, and it's normal kasi human being lang tayo. Ang isa pang nakakatuwa sa iyo, Philip, you really raise where you are coming from. You're the bisdak. Yes. 'Di ba yung bulan mo, grabe, grabe ang reception ng fans. And ito, you're so proud of where you've grown up. Yes. Sobrang you're representing the bisdak community. Bakit? Bakit may ganun kang hugot to showcase the bisdak community, our kababayans from Visayas and Mindanao? Because I'm really proud to be one. And proud ako ng Bisaya talaga ako. And I think Bisaya, you know, Bisaya people are really fun to be with. I think Bisaya people are so cool. You know, parang they're brave. And they're unique, I think. And you know, yung language natin, yung language natin, yung Bisaya, sobrang cool lang pakinggan talaga sa kanya. So every time na nakakarinig ako ng mga Bisaya na kanta, sobrang sarap ng pakinggan. So kaya na-inspired ako gumawa ng Ito naman, support from the group. Gaano kalaki yung support na ng SB19 sa solo career mo din, away from the group? You know, the fact na hinayaan nila ako mag-release ng EP, I think it's enough for me to know na they really support me. Sa co-member nila, they're happy na there are things na I thought na hindi ko magagawa but still nagawa ko, so I'm really happy na appreciate nila yun. Mm-hmm. Okay, what's next for Philip after the release of your EP? May tour? Gigs as Philip alone? What can you expect more from Philip? Pa ako nagpo-plan ng iba eh. Pero I hope I get a call with, you know, artist din. Wow. Lalo na Bisaya artist. Correct. Filipinas. Mayroon na bang lumalabas sa isip mo na mga artists or Bisaya artists? Who are you looking forward to collaborate with? That would be a surprise na. Wow. Yep. Abangan namin yan, ha? Ayan.